Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Mantiyanak. Bakit hindi mapakaliyang si Hannah, ha? Kanina pa inikot ng ikot. Hilong-hilo na ako sa kanya. Pagsabihan mo nga! May galit ang tonong sabi ni Leticia sa kanyang anak. Ma, kinakausap ko na po kanina pa. Ayaw pa din pong magsalita eh. Panay lang po ang iling. Sagot ni Hernesio. Baka may problema. Kausapin mo ulit. Saad ng babae sa kanyang anak. Kapag ako hindi nakapagtimpi, kakalad ka rin ko yan sa palabas. Doon siya sa labas mag-iikot. Parang nabubuang na eh. Ma, kakausapin ko na po uli. Saka, wag naman po sanang gaganunin niyo yung girlfriend ko. Girlfriend? Pero dito kayo nakapisan sa pamamahay natin. Bakit kasi hindi na lang kayo bumukod? Live-in partner! Pakasal na kasi kayo! Salubong ang kilay na sabi ng ina niya. Ma, alam mo naman na naghahanap pa lang po ako ng trabaho eh. Yan! Yan ang napapala ng puro agad relasyon ng nasa isip. Napailing na ang Mama Leticia niya. Sabi ko naman sa iyo, Hernesio, hindi ako nagmamadaling magkaapo. Dapat tinapos mo muna yung pag-aaral mo sa college. 2 taon na lang eh. Makakagraduate ka na sa pagkiteacher. Di mo pa tinuloy. Babalikan ko naman po yun, Ma. Kamut-ulong sabi niya. Kapag nakahanap na ako ng trabaho. Naka! Maling pangangatwiran niyang ganyan, Hernesio! Kumakayod naman ang papa mo sa FX. Bumabiyahe siya para may pangtustos tayo sa pang-araw-araw na gagastusin dito sa bahay. Tapos ikaw, ikakatwiran mo na maghahanap ka ng trabaho? Eh, nasaan na? Katwiran ng tamad yan eh. Tumas na ang boses ni Leticia. Ma, sumusobra ka na. Ginagawa ko naman po ang lahat na magagawa ko para may maiambag din po ako dito sa bahay. Heh, may maiambag. Nagdagdag ka pa kamo ng palamunin. Matalimang tingin na ipinukol ni Leticia mga mata kay Hannah na nakaupo. Ma, huwag mo naman sabihan ng ganun si Hannah. Maririnig ka niya eh. Eh ano naman kung marinig niya? Tumayong nakapamewang na si Leticia. 3 buwan na ako nagtitiis sa babaeng yan dito. Diba? Sinabi ko naman sa iyo noon na ayoko ng babaeng yan sa'yo, lalo na dito sa pamamahay na ito. Naaalibadbaran ako. Bakit ba hindi mo pa inibalik sa kanila, ha? Pataray na sigaw ni Leticia kay Hernesio. Parang pinaparinggan niya talaga ang babae na nakaupunat niyakap ang sarili. Ay nako, ang laking perwisyo! Ma, abusado ang ama niya. Sinasaktan ng tatay niya yun doon. Eh dito, makakatikim sa akin niya na masasakit na salita. Ma naman. Hindi siya pinakinggan ng ina. Tumalikod na si Leticia para asikasuhin ang mga naiwang gawain sa kusina. Pero bumalikwas ulit ito ng lingon para may paalalahanan ulit ang anak. Bukas ah, ayoko nang makita ang pagmumukha ng babaeng yan dito. Maliwanag? Ay nako, kairita. Hindi na sinagot ni Hernesio ang kanyang Mama Leticia. Kumukulo talaga ang dugo nito sa nobya niya. Wala namang magagawa si Hernesio kundi hayaan ang matalak niyang mama. Kinakausap na lang din niya si Hannah tungkol sa ugali nito. Hanggat hindi pa siya nakakaipon para sa kanilang dalawa, titiisin niya muna ang pang-aalipusta ng mama niya sa kanyang nobya. Ilang saglit pa, dumating na ang kanyang ama na si Dencio na naka-green UV Express driver na t-shirt. Hapong-hapo ito mula sa biyahe. Ay nako, kapagod. Pati haya itong umupo sa mahabang upuan. Kumusta po ang biyahe pa? Tanong ni Hernesio sa kanyang ama at nagmano. Ay, kawaan ka ng Diyos anak. Mabuti naman. Pero ayun, kakagarahe lang ng sasakyan. Pinagalitan pa ako ng ama ko. Malas. Natikitan ako dahil sa mga kulokulorum na sasakyan na yan. Tutubusin ko pa yung lisensya ko sa 1 linggo. Kaya di muna ako makakabiyahe. Ay nako! Mainit ang ulong sabi niya sa kanya. Hala, papano po yung pa? Anong papano yan? E di gumawa kayo ng para ng mama mo. Ibenta mo yung motor mo nang may makain tayo.
maotoridad na sad nito sa kanya na may kataasan na ang tono ng boses. Pa, sa tropa ko yun. Gagamitin ko yun kapag nakahanap na ako ng trabaho. Kamot-ulong sabi niya sa ama. Sige na, basta huwag kayong magreklamo kapag wala akong naibigay, ha? Papa naman, nandyan pa ba yung girlfriend mo? Tanong nito sa kanya. Nasa loob po pa. Tawagin mo nga. Utos nito. Po? May sasabihin lang ako. Pa, nagpapahinga po yung... Basta tawagin mo! Galit na saad na nito sa kanya. Sige po. Pumasok sa isa pang extension ng bahay si Hernesio. Napansin niya kasi kanina na doon pumasok si Hana. Kaya naisip niyang nagpapahinga na ito. Kumatok si Hernesio sa kanilang kwarto. Babe, pakibuksan naman oh. Ilang saglit pa, marahang nagbukas ng pinto ng silidang babae. Babe, tawag ka ni Papa. Sabi niya sa wala pa ring ekspresyon na si Hana. Umining lang ang nobya niya, makailang ulit. Namumutla ito at nanginginig sa takot. Uy, babe, tawag ka nga ni Papa. Magagalit yun. Sumunod ka na lang, sige na. Hindi pa din matinag si Hana at nangingiyak-ngiyak na. Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka ba ganyan? Ayaw mo naman akong kausapin. Babe, napipi ka na ba? Magsalta ka naman oh. Umiling ulit si Hana, parang may pinipigil na kumakawalang emosyon sa dibdib. Babe, ano ba? Sagutin mo na... Babe, mahal mo ba ako? Natameme si Hernesio nang biglang nagsalita si Hana. Oo naman. Ano bang klaseng tanong yan, babe? Pinalis na ni Hana ang namumuong luha sa mga mata nito. Yung ikinukwento mo sa aking ex mo dati, mahal mo pa din ba? Tanong muli ni Hana. Ha? Bakit napunta yung topic na yan sa... Sagutin mo na lang ako! Nasindak si Hernesio sa mabagsik na itsura ng kanyang nobya. Para bang nag-iba ang timpla nito sa kanya na hindi niya mawari kung bakit. Hindi na nga, babe. Kaya nga ako nandito ngayon eh. Kaya ka nga nandito sa akin. Kasi ikaw ang pinili ko. Bakit mo ba inuungkat yung past namin ni Jessa, ha? Humagalpak ng tawa si Hana at inalis ang tumutulong uhog sa ilong. Kaya pala pinalaglag niyo yung anak niyo, no? Mas nadoble pa ang gulat ng lalaki sa isiniwalat nito sa kanya. Saan mo naman nakuha yan, babe? Hindi ko nakwento yan sa'yo, ha? Sinabi ko lang naman na naging kami ni Jessa. Pero bakit? Di ba nung high school kayo? Para bang nadoble ang boses ni Hana. Tila ba sinapian ng kung anong entidad? Babe, hindi kita maintindihan. Paano? Sagutin mo ako! Ha? Putol ni Hana sa susunod niyang sasabihin. Natutulirong sumagot si Hernesio. Babe, wala! Mga may gatas pa kami sa lobby noon. Ayoko pang umako ng responsibilidad ko kay Jessa. Wala pa akong alam sa pagiging ama. Wala pa akong kamuwang-muwang, babe. Ano ba? Please naman oh. Huwag na natin pag-usapan ito dito. Ayoko ng pag-usapan yan. Ang totoo niyan, nasisindak na si Hernesio sa susunod na lalabas sa bibig ng kanyang nobya. Nakikinikinita pa niya na parang ngumingisi si Hana habang isinisiwalat nito sa harap niya ang buong katotohanan. Mataman siyang tinitigan na masama ni Hana. Alam mo din ba na nagpakamatay si Jessa? Ha? Sagutin mo ako! Hindi! Ano ba, babe? Gumising ka nga? Ikaw pa ba yan? Hindi na nakapagtimpi pa si Hernesio. Inalog-alog niya ang balikat ng kanyang nobya. Pumiglas naman si Hana. Hindi ba? Dahil sa'yo kaya nagpakamatay si Jessa. Kasi pinalaglag mo ang anak ninyo. Ganun din ba ang gagawin mo sa akin kapag ako ang nalagay sa sitwasyon ni Jessa? Ha? Ano bang pinagsasabi mo, babe? Hindi pa nga kita nagagalaw eh. Wala pa tayong intercourse. Hindi kita maintindihan, babe. Babe, ano ba? Tinaliman lang siya ng tingin ni Hana. Sabay na lumabas sa pinto ng silid. Napamaang si Hernesio sa naganap at pagdiskubre ng kanyang kasintahan sa nakaraan. Nasapon niya tuloy ang ulo.
Ay, ano bang ingay yan, ha? Pumasok sa silid ang ina nito at nakataas ang kaliwang kilay. Ano na naman ang nangyayari sa buwang na babae na yon, ha? Ano bang ginawa mo? Umiling si Ernesto at hindi na sinagot ang inang matalak. Lumabas na din ito ng silid. Ay! Bastos! Nakahalukip-kip na minatsyaga na lamang ni Leticia ang anak. Kinabukasan ng maaga, nakipagtagpo si Ernesto sa katropa niyang si Pecto sa Magsaysay Street. Itinabi niya sa bandang gutter ang single na motor. Binomba pa niya ang tambucho ng motor para marinig ni Pecto na kasalukuyang busy sa pagte-text. Inalis ni Pecto ang tingin sa cellphone. Oh, nandiyan ka na pala, tropa! Buti napansin mo ako, tropa. Tinanggal naman ni Ernesto ang helmet sa ulo. Paano ba naman kita hindi mapapansin? Sa tikas ng forma mong yan. Kala mo, sa'yo yung motor eh. Hoy, gusto mo ng sapak, tropa? Sabay na nagtawanan ng dalawa. Busy-busy ka yata ah. Sino na naman ba yung ka-text mo? Tropa, malapit ko nang mapasagot yung si Kiray. Nakangiting pahayag ni Pecto. Kiray? Yung pandak na naka-eyeball mo sa C5? Oo, naka-jackpot ako ng chicks. Nagtaas na magkabilang kilay si Pecto. Sus, chicks daw. Ang sabihin mo, lin chicks. Natawa si Ernesto sa sarili niyang joke. Pang ilan mo na ba yan, tropa? Natawa si Pecto at napapalatak. Eh, mahigit na 10 na. Uy, tropa, ililista mo na naman ba yan sa papayakin mo mga babae? Uy, bakit? Gawain mo din naman yun ah. Igit 20 ka pa nga eh. Sabi ni Pecto. Isang dakilang palikero. Napakamot ng ulo si Ernesto. Uy, tropa, dati pa yun ah. Nagbago na ako. Para sa hana ko. Kaya nga ako nakipagkita sa'yo ngayon eh. Baka naman maipasok mo ako sa racket mo ngayon. Nako, di bagay sa'yo yung pag-ukay ng burak ng Poso Negro, no? Sad nito sa kanya. Ayos na yun, tropa. Keri na. May alis ko lang sa bahay si Hana. Pinag-iinitan na siya ng mama ko eh. Nako, delicate siya, tropa. Kailangan mo na nga may alis sa bahay mo yung GF mo. Kaya nga eh. Sana may pasok mo ko dyan. Oy, sige. Tawagan ko lang si Bossing. Habang nagtitipan ng numero si Pecto sa cellphone nito, di naman maipaliwanag ni Ernesto ang kanyang pakiramdam. May nakikita siyang pamilyar na babae sa likuran ni Pecto, sa mataas na damuhan. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Nangingitim ang talukap ng mga mata. Seryoso ang itsura ng babae habang mabilis nitong iniikot ang kamay sa bilugan niyang tiyan. Napansin ni Ernesto ang mga mahaba nitong kuko na itim na itim. Narinig niyang nagsalita ang babae kahit medyo malayo naman siya dito. Ernesto, palagutan mo ako! Palagutan mo ako! Boses yun ni Jessa na umiiyak. Mariing napapikit na mga mata si Ernesto. Ay, namamalik mata lang yata ako. Pagmulat ang mata niya, wala na nga doon ang babae. Sabi ko na nga ba eh, bakit ko ba siya naiisip? Matagal na siyang patay. Tropa! Ha? Oh, napasa po si Ernesto sa dibdib. Bakit? Eh kanina ka pa nakatulala dyan eh. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Pecto. Naku, pasensya na tropa ha. Ang lalim lang ng naiisip ko sa pamilya ko eh. Yung papa ko kasi hindi pa makakabiyahe. Huwag mo nang problemahin yan, tropa. Approve na daw, sabi ni Bossing. Kaya bukas na bukas, makakapagsimula ka na. Talaga? Naku, salamat, tropa. Bumuntong hininga siya at sumakay na ng motor. Tropa, pangkas nga pala. Idaan mo na ako kay Kiray. Di ba, dadaanan mo na din yung Paddy's Point ni Bading? Tinanguan niya ang tropa. Sige, angkas na. Sumabit na din si Pecto. Kumapit ka lang ha. Mas sumigpit ng kapit sa paghawak ang katropa niya sa kanyang balikat.
Kakapit ako hanggang makakaya ko, Daddy. Hinding-hindi ako malalaglag. Bumakat kay Hernesio ang pagtataka nang makarinig ng boses bata sa tenga niya. Ha? Anong sabi mo, tropa? Oy, ako? May sinabi ba ako? Tanong ng kaibigan niya. Wala. Baka guni-guni ko lang. O sige na, kapit ka lang ha. Nampanda rin na ni Hernesio ang motor. Nagtaka ulit siya kasi parang bumigat naman ang kanyang sinasakyan. Teka, baba nga muna tropa. Ha? Bakit? Tanong ng kanyang kaibigan. May sabit pa ba maliban sa'yo? Nagtatakang sumagot si Pekto. Wala, tayong dalawa lang naman ang nasa motor ha. Ganun ba? Sige, sige. Binomba na ni Hernesio ang motorsiklo. Bumugayo ng malalang itim na usok. Nakaramdam siya ng parang may mabigat pa din sa motor na pinapaandar niya. Hindi niya na lamang yun binigyan ng pansin. Habang umaabante ang motor, may lumapit na batang madungi sa kanila. Kuya, may sakay po kayong buntis. Di ba bawal po yan? Natatawang tanong ng bata sabay hagupit ng takbo. Itinigil saglit ni Hernesio ang motor. Kabadong lumingo ng lalaki. Ha? Wala naman ah. Nahintatakutan niyang sabi sa sarili. Mga gago yun ah. Mura ni Pekto sa mga batang inampuna ng kalye. Ayan mo sila tropa. Mga rugby boy yun. Wala yung mga yun. Mga patapon na ang buhay dahil pinabayaan na ng mga magulang. Arat na! Baka mahuli pa ako sa date namin ni Kiray eh. Pinandar muli ni Hernesio ang motor. Nang makarating sa Paddy's Point, nagpasalamat si Pekto dito. Bukas ha! Magpapakasasa muna ako ngayon. Sige, good luck tropa. Sana makarami ka. Sige, gawin kong quadruplets para sa'yo. Naku, i-octuplets mo na. Birong saad niya bago pinadyak ang motor. Loko, baka maging literal na walo ang kamay nun. Pumasok na si Pekto sa restaurant bar na pagmamay-ari ng nagngangalang si Bading. Pasadong alas 7 na yon ng gabi at binuksan na ng lalaki ang liwanag ng headlight sa motor. Medyo madilim na kasi ang lugar na yon. Ilang agwat na lamang ang layo ng bahay niya nang may madaan ang krimen. Banda ito malapit sa talahiban. Sir, may imbestigasyon po dito. Mag-iba muna po kayo ng rutang daraanan. Sabi sa kanya ng isang pulis na bahagi ng CIDG. Sige po, Chief. Sinunod niya ang inutos ng pulis. Niliko niya ang sasakyan. Napansin din niyang may mga nagkukumpulang taong gustong makiusyoso sa nangyaring kaso sa talahiban. Dala ng kuriyosidad, tinanong ni Hernesio ang isang lalaking walang pantaas na damit na isa sa nakikimarites. Kuya, ano pong nangyari? Ayun, may natagpo ang patay dyan. Wakwak ang dibdib. Tapos, ang brutal pa. Sabi ng mga pulis eh, wala nang ari yung lalaki. Pahayag ng lalaki. Eh, drug addict at rapist ang niyari. Tura ng matabang lalaki. Pero, brutal talaga. Sabi ng isa. Sa panahon ngayon, kayang-kaya na ng tao ng ganyang klaseng karulos-lunos na pagpatay, no? Naka, hindi tao ang gumawa niyan. Sabat ng isang matandang kuba na may bandana sa noo. Kilala itong mananawa sa lugar na yon sa baryo ng Davao. Kundi isang mantiyanak. Mantiyanak? Tanong ni Hernesio. Oo, isa itong uri ng pamilya ng aswang na pumapatay ng lalaki. Gumaganti sila sa pamamagitan ng pagputol ng ari. Pahayag pa na matanda. Buntis na aswang? Oo, aswang na buntis. Biniligtad lang na matanda ang sinabi ng isang chismosa. Ang mantiyanak ay isang nilalang kung bakit may ganitong uri ng aswang. Dahil namatay ang babae noon bago manganak, may laslas ang tiyan nito at makikita mo sa laslas ng tiyan yung bata. Ito yung kumakain ng ari ng lalaki. Mag-alagala itong mantiyanak na ito sa gabi para pumatay ng mga lalaki. Ani pa ng kuba? Mag-ingat lang dahil nagbabalat kayo ito.
Kalimitang puntirian itong mga mantiyanak na ito ay mga rapist at mga lalaking irresponsable. Huling sabi ng mananawas bago mabagal na umalis sa mga nakikiusyoso. Uy, kaya kayo mga lalaki ha? Huwag kayong tatakas sa responsibilidad nyo sa mga magiging nobya nyo. Ginustyon nyo yan, kaya dapat nyong panagutan. Baka kayo nang susunod na mabiktima ng mantiyanak. Ay oo, tama, nakakatakot. Ay oo nga. Iiwan ko nga ba dyan? Nakakatakot talaga. Nagmisto lang para mga bubuyog na nagbubulungan ng mga ususero at usisera. Napailing si Hernesio. Sus, nagpapaniwala naman kayo sa matandang yon. Mantiyanak daw. May ganun ba? Sumampa na siya sa motor at pumadyak siya ng malakas sa pedal para paputukin ang tambutso. Sa kanya nabaling mga nakikiusyoso. Pinaharurot ang motorsiklo. Narinig niyang nagsiubo ang mga nakikimarites. Yan, kainin niyo uso ko, mga ututo. Mantiyanak daw. Dinaan na lang ni Hernesio sa tawa ang kabang nararamdaman niya. Dumating na si Hernesio sa bahay. Nadatnan ni Hernesio na sinasabunutan ng Mama Leticia niya ang kanyang kasintahan. Hayop ka! Napakalandi mo! Gigil na sabi ni Leticia habang pinupulupot ang gulugulong buhok ni Hana. Tama na po! Ray! Sarip na po! Mangiyak-ngiyak na pakiusap ng babae. Ma! Ano ba? Bitiwan mong buhok ni Hana! Saway niya sa ina. Ayaw naman paawat ni Leticia. Kinaladkad nito si Hana palabas. Hayop ka! Uubusin ko ang buhok mo! Sinundan niya ang inang nag-aalburuto sa galit. Ma! Tama na! Isang malakas na sampalang dumapo sa mukha ni Hernesio. Magsama kayo! Lumayas kayong dalawa! Pabalagbag niyang binitiwan ang buhok ni Hana. Napasalampak ito sa sahig at doon na napaiyak. Ma! Ano bang nangyari? Bakit hindi mo tanungin yung babaeng yan? Saglit na pumasok sa loob ng bahay si Leticia at bitbit na nito ang mga damit ni Hana at sinaboy nito yon sa babae. Yan! Umalis ka! Huwag ka nang babalik dito! Ma! Isang malakas na pagsara na lamang ng pinto ang narinig ni Hernesio. Kinatok-katok yon ng lalaki pero di na siya pinagbubuksan ng ina. Babe, bakit ba? Bakit ka ginaganon ni Mama? Ano bang nangyari? Hindi pa din kumikibo ang kanyang nobya na pinupulot ang nagkalat nitong mga damit na lukot-lukot at isa-isang isinisilid sa malaking bag. Babe, ano ba? Sagutin buntis mo nga... Buntis ako! Nakanganga siya sa sinabi ng kanyang nobya. Buntis ako, babe! Buntis ako! Hindi na nito itinuloy ang pagdadampot ng mga kasuotang nagkalat sa kalsada. Kaya ba parang takot kang sabihin sa akin kasi... Oo! Baka matulad lang ako sa ex mo si Jessa. Baka di mo ito panagutan. Mas lalong napahagulgol ng iyak si Hana. Niyakap niya ang nobyang buhagag ang buhok dulot ng pagkakasabunot nito ng kanyang ina. Ayoko na maulit ang dati. Pananagutan ko yung dinadala mo. Pananagutan ko ang anak natin. Aniya na nahulog ang mga luha sa mga mata. Napalitan lang ang kanyang pagsisentimiento nang mahagip niya sa paningin ang anyo ni Jessa. Malaki ang tiyan, buhagag din ang buhok, mahaba at matatalim ang mga kukong kulay itim. Minamasdan siya na nasa liwanag ng poste. Yako, kailan mo ako pananagutan? Tanong ni Jessa mula sa anyong halimaw. Ang boses nito ay nanggagaling sa kailaliman ng kalupaan. Napansin din nito ang leg ng dating nobya na may marka, dulot ng pagbibigti nito. Gitlang-gitla si Hernesio, pinatayo niya ang kasintahan. Hana, babe, alis na tayo dito. Tinulungan na niyang iligpit ang mga damit ng nobya sa bag nito at ubili siya ng marahas na hinaplos ni Jessa ang malaki nitong tiyan. Paano naman kami ng anak mo? Hindi mo pa nanagutan? Nagsilita muli ito na animoy boses ng demonyo, saka humahalakhak. Angkas na! Utos ni Hernesio kay Hana, umiling ang kanyang kasintahan. Ha? Ano na naman ba ang problema? Tanong niya at bumalik ang paningin niya kung saan naroon ang ex niya na nagbabalat kayo.
pero nawala na doon yon na parang bula. Awal sa buntis! Baka... baka malaglag? Tinanguan siya ng kasintahan. Napangwi si Ernesto nang sabihin niya ang malaglag. Naalala niya tuloy si Jessa at ang baby nila. Nagpara na lang tuloy ang lalaki ng taxi. Saan tayo tutuloy niyan, babe? Sa tropa ko. Kanino? Kay Pekto. Nang makarating silang dalawa sa bahay ng kaibigan niya, sa kamalas-malasan, sabi ng mga magulang ni Pekto na hindi pa din ito nakaka-uwi. Eh, hating gabi na po ah. Hindi ko din alam, iho. Ayaw din siya makakontak eh. Sabi ng ina ng kanyang katropa. Sana tayo niyan, babe? Mag-motel na lang tayo. Uy, loko. May pera ka ba? Yun nga eh. Pahingi. Binatukan siya ni Hana. Peace. Joke lang. May trabaho na ako. Kay Pekto. Pagmamayabag niya sa kanyang kasintahan. Ah, sige po. Salamat na lang po. Aalis na lang po kami. Pakisabi po pala kay Pekto na yung usapan po namin ipapasok niya ako sa racket niya, ha? Bili nito sa ina ni Pekto. Sige, iho. Walang problema. Sabi nito. Maghihintay na sana muli ang dalawa ng sasakyan, ngunit nagulat sila sa sigaw ng ina ni Pekto. May kausap ito sa cellphone at tila may masamang balita ang nakarating dito na ikinanlumo niya. Ano ho? Patay na si Pekto? Nagulantang si Ernesto sa hysterical na yon ng kanyang ina. Diyos ko po, ang anak ko! Niyakap ng ama ni Pekto ang ina nito. Bakit ganun? Sino may gawa nito sa anak ko? Diyos ko po! Mas pumalaho pa ito sa pag-iyak. Bakit po? Ano po nangyari sa tropa kong si Pekto? Nag-cross na ang kilay ni Ernesto. Bakit? Wala na siya. Tanging sagot ng ina nito. Nasa morgue na daw ang anak namin. Po? Tanong niya sa ama ng katropa niya. Iwan mo muna kami. Sige na, makakalis na kayo. Nagluluksang sabi ng ama nito sa dalawang magkasintahan. Wala na lang nagawa si na Ernesto at Hana kundi umalis. Nanlumo ang lalaki sa narinig niya sa ina ng katropa. Patay na si Pekto. Bakit? Babe, paano na tayo? Dibali babe, makakahanap din ako ng trabaho. Nakakapagtaka lang, bakit namatay ang tropa ko? Sino ang pumatay? Sa kalagitnaan ng kanyang mga katanungang bumabagabag sa isip, binulungan siya sa puno ng tenga ng nobya. Eh kung sabihin ko sa iyo na ako... Nakakakilabot na tinig ang sabi nito sa kanya. Ha? Babe, ikaw? Hindi na natuloy ni Ernesto ang sasabihin nang bigla siyang sinakal ni Hana. Babaero kasi kayo. Dapat lang sa inyong mamatay. Mas naging nakakatakot ang boses ng nobya niya. Tila ba nag-iba at nadoble ang tinig nito? Babe, ano na naman ba nangyayari sa iyo? Lumukot ang pagmumukha ni Ernesto. Babe, bitiwan mo ko. Hindi na ako makahinga. Umubos siya sa sobrang higpit ng pagkakasakal sa kanya ni Hana. Unti-unti namang nagbabagong anyo si Hana at nagmimistulang isang halimaw. Ang mga katulad niyang mga manluloko dapat maumos. Gulat na gulat at bilog na bilog ang mga mata ni Ernesto nang agresibong hinawakan ng kanyang ari ni Hana. Anong gagawin mo dyan, babe? Takot na turan niya sa babae. Please, huwag tumano. Nagbago na ako. Please, I beg you, babe. I beg you. Dapat dito, dinidigdig nang hindi na makapambiktima, mga manluloko. Matiim ang mga katagan itong sabi sa kanya at matalim na tinititigan siya sa mga mata. Babe, hindi kita niloko. Please, babe, mahal na mahal kita. Alam mo yan, huwag mo namang gawin sa akin to. Talaga ba? Namimilog ang mga matang sarkastikong tanong ng babaeng nagmimistulang demonyita na. Humahaba na din ang mga kuko niyang nangingitim. Lumulobo na din ang tiyan.
Parang ang mga mapula nito mga labi ay nagnanaknak at nag-uubi na. Ilang saglit pa, ang mukha ni Hana ay napalitan ng pamilyar na mukha na hindi niya lubos na makaharap. Jessa, nahintatakutan niyang sabi. Dahil dito, nabuo ito. Dahil din dito, pinutol mo kung anong naging relasyon nating dalawa. Nakakarimarim na boses na sabi ni Jessa na isa ng mantiyanak. Parang awa mo na, Jessa! Patuloy pa ding nagsusumamo si Hernesio. Inalis ni Jessa ang walahalimaw niyang kamay sa ari niya. Nakahinga ng maluwag ang lalaki. Hindi mo ba nakikilala ang anak mo? Tanong ni Jessa sa malagim na boses. Lumipad ang mga mata ni Hernesio sa tiyan ni Jessa. May gumagalaw sa tiyan nito. Nasindak ang lalaki nang biglang napunit ang tiyan ng babae at lumabas ang itim at malagkit na itim na kamay. Unti-unting lumabas ang maliit pero nakakatakot na nilalang sa tiyan ni Jessa. Isang nangingitim na sanggol, ang kanyang anak na kanyang pinalaglag, isang tiyanak. Malakas na napasigaw si Hernesio sa nilalang na iniluwa ng tiyan ng kanyang ex-girlfriend. Ito na siya, oh! Yung batang pinalaglag mo! Malagim ang boses na sinisisi siya ni Jessa. Ngiting-ngiti ito at naglalabasa ng mga maliliit at matatalas ng ngipin. Tulong! Tulungan niyo ako! Napahisterikal na lamang ang lalaki. Nagkakakawag siya sa pagkakasakal sa kanya ng halimaw niyang ex. Baby, meet your daddy! Ang taong pumatay sa iyo! Dumadagungdong ang boses ni Jessa sa paligid. Ino po, daddy! Tumawa ang sanggol na nanggaling sa kailaliman ng lupa. Animoy paniki ngunit naghahatid ng kakaibang kilabot sa katawan ang hagikik na buhay na fetus. Daddy, mukhang masarap po ito ah! Hinawakan ng halimaw na sanggol ang ari niya. Huwag mong hawakan yan, baby! Please, huwag! Inatake ng tiyanak ang masyelang bahagi ng katawan niya. Mabilis na umagap si Hernesio. Tinadyakan niya ang halimaw na sanggol at sinuntok si Jessa upang kumawala sa mahigpit na pagkakahawak nito sa kanya. Matuling tumakbo ang lalaki sa diretsyong pinalitadahang kalsada. Hindi! Hindi mo na ako magagawang takasan pa, Hernesio! Gaya ng pagtakas mo sa responsibilidad mo sa akin noon! Sigaw ni Jessa. Nangitim ang mukha nito at ang buong katawan. Ang tiyan nitong nabutas ay unti-unting humihilom. Kung hindi mo kayang palugutan ng anak natin, pues pagpapanagutin kita sa lahat ng atrasong ginawa mo sa akin! Takbo lang ng takbo si Hernesio. Hinahabol siya ng halimaw na si Jessa at ng tiyana. Wala ka nang tatakasan sa amin ang anak mo! Sa katatakbo ni Hernesio, di na niya namalayan na nakaabang na sa kanya ang bunganga ng bangin. Napahinto ang lalaki. Nanlalaki ang mata niyang tinunghayan ng malalim na hukay noon na maaaring magdala sa kanya sa kamatayan. Hinarap niya si Jessa at ang tiyanak. Lumod siya sa panghihina. Patawarin niyo ako, please. Nagbago na naman ako ngayon eh. Pinilit ko magbago para sa magiging anak namin ni Hana. Halos isinubsob na niya ang mukha sa lupa. Sa tingin mo, mapapaniwala mo ako? Pumailan lang ang malahalimaw na boses na yon sa mahamog na lugar. Kayo mga lalaki, huwag kang gagawa ng isang bagay na di nyo pinag-iisipan ng maraming beses sa aming mga babae. Maging responsable kayo! Punong-puno ng hinanakit nito. Bagay lang ang pinaglalaruan at hindi puso namin mga babae. Dagdag pa ni Jessa. Huli na para magsisi Hernesio! Huli na! Hindi maipinta ang itsura ni Hernesio nang pumasa ng halimaw na sanggol sa balikat niya. Pinigil niya ang hininga at binulungan siya ng anak niyang pinatay niya. Daddy, nararamdaman mo na ba yung pakiramdam na nilaglag ka? Ha? Ano? Humagikik ang tiyanak. Gaya ng ginawa mo sa akin noon, Daddy, di ba? Nanginginig na napatras si Hernesio na nakatingin sa bangin. Wag anak, please! Gusto ko maramdaman mo ang ginawa mo sa akin, pagpapalaglag mo sa akin noon, Daddy!
Wag anak, please, wag! Kinagat siya nito sa liig at sumirit ang dugo niya doon. Ito na, Daddy! Nakaramdam na lamang siya ng pagkahilo. Di naglaon, bumagsak siya, sakto sa bunganga ng bangin. Tuloy-tuloy lang si Ernesto na nahulog hanggang sa lumagapak ang katawan niya sa lupa. Durog ang ulo at bali-bali ang mga buto. Kapwa nagtawanan ang dalawang halimaw na mag-ina. Bumalikwas ng bangon si Ernesto mula sa isang masamang panaginip, isang malagim na bangungot. Anak, Diyos ko, salamat sa Diyos at nagising ka na. Bungad sa kanya ni Leticia na napangat ng ulo mula din sa pagkakatulog. Panaginip, sabi niya sa sarili. Kinapa niya ang pangibabang bahagi ng maselang parte ng kanyang katawan. Nakahinga siya ng maluwag. Nagpasalamat siya sa itaas dahil nandun pa rin ang kaligayahan niya. Nabagok ang ulo mo, anak. Nung nakita ka ni Hana na tulala, tapos dire-diretso ka lang daw tumatakbo sa kalsada. Nahulog ka sa pothole. Sus ko, akala ko hindi ka na magigising. Mabuti isang araw ka lang na comatose. Hindi na nakatuon ang atensyon ni Ernesto sa kanyang ina. May hinahanap ito na di niya makita. Ma, nasaan nga pala si Hana? Tanong niya kay Leticia. Nasa kabilang kwarto, anak. Sagot ng kanyang ina. Kabilang kwarto? Pasyente din siya dito? Oo, anak. Naisugod din dito sa ospital si Hana dahil sa pag-aalala sa'yo. Bigla kasi siyang dinugo . Naging emosyonal na si Leticia. Kritikal lang kalagayan ng bata ngayon sa sinapupunan ng nobya mo, anak. Maaring makunan. Ha? Ano po? Kagad na umalis si Ernesto sa malambot na kobre kama. Anak, hindi ka masyadong magaling. Ma, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakikita ang kalagayan ni Hana at na magiging anak naming dalawa. Lumabas na siya sa patient's room. Sinek niya mula sa salamin ng silid ang kalagayan ni Hana. Noon lang siya naiyak nang makitang sumisinok-sinok ang medical monitor na nakakonekta sa iba't ibang parte ng katawan ng babae. Napaantada si Ernesto. Nag-usal siya ng panalangin. Lord, huwag mo na po sanang hayaang mawala ang anak namin ni Hana. Ayoko na pong maulit na mangyari yung dati na namatayan ako ng isang anak. Pinagsisisihan ko na po yung ginawa kong yun. Nagkasala po ko sa inyo. Panginoon, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Tuluyan na siyang napahagulgol. Nagtatasal ka pala. Napabalikwas siya ng lingon. Ah, Jessa! Nakuha mo pang ipagdasal ng iba kaysa sa amin ng anak mo! Namumuhi nitong sabi sa kanya. Nasusok lamang kalooban ng kaluluwa ni Jessa. Jessa! Manahimik na kayong dalawa! Bakit? Bakit mo kami patatahimikin? Nagsimula nang maging emosyonal ang kaluluwa ni Jessa. Hindi mo man lang kami nakuha ang ipagdasal ng anak mo! Anong ginawa mo noong namatay kami? Wala! Wala kang ginawa! Salit na ipagdasal mo kami! Naghanap ka pa ng iba! Umalingaw-ngaw sa pandinig niya ang panaghoy ng kanyang ex. Hindi naman makuha ang ibig na isagot ng lalaki sa mantiyanak. Lumood siya na may pagsusumamo kay Jessa. Jessa, nakikiusap ako sa iyo. Patahimikin mo na ako. Patawarin mo na ako, Jessa! Nagitla siya ng mabutas ang tiyan ni Jessa. Lumabas doon ang isang nakakahindik na nilalang. Nagsalita ang tiyanak. Daddy, sama ka na sa amin. Manungkot kami kapag wala ka. Sama ka na sa amin ni Mami. Sige na, Daddy. Sige na po. Pumalaho ng iyak ang patay na sanggol. Ito naman ang kinausap ni Ernesto. Anak, patawarin mo ko. Patawarin mo na si Daddy. Naging mahina ako nung mga panahon na yon dahil hindi ko pa kaya magiging isang ama. Pinalis niya ang nalalaglag na luha sa mga mata. Inaamin kong naging mapusok kaming dalawa ng mami mo noon. Akala ko hindi puputok pero patawad. Patawad, anak. Hinaplos siya sa mukha ni Jessa. Naramdaman niya ang mga matutulis nitong mga kuko.
Mahal pa din kita hanggang ngayon, Ernesto. Sana matuto ka na. Naiiyak na sabi ni Jessa. Gusto ko nang lumaya, pero hindi ko matanggap. Pati bata, ang anak natin, tinamay mo. Unti-unting bumabalik na sa dating anyo si Jessa. Nawawala na ang pagiging halimaw nito. Sana mahalin mo ang bago mong kapareha ngayon. Huwag mo na sana babayaan. Lalo na magiging anak ninyo. Daddy, sunod ka na lang po ha. Mula sa pagiging tiyanak, naging maaliwalas na din ang mukha ng sanggol. Nagkaroon na ito ng pakpak ng anghel. Ilang sandali pa, naglahong parang bula ang mag-ina. Oo, pangako Jessa. Pangako anak ko. Hindi na ako manloloko pa ng mga babae. Dapat igalang at mahalin sila. At yun ang na-realize ko na. Samantala, kinumusta ni Leticia si Hannah sa patient's room. Lumabas ang doktor na tumingin sa babae. Ligtas na po ang kalagayan ng pasyente. She need her rest na lang po. Magalang na sabi ng doktor. Nako, salamat Dok. Kumusta ang bata? Nag-aalalang tanong ni Leticia. Nalungkot ang pagmumukha ng doktor. Umiling-iling, tila ba nagbabadya ng masamang balita. Dok, ano pong nangyari? Maluha-luha na si Leticia. Safe na rin ang baby. Ngiting balita nito. Salamat Dok, akala ko kung napaano na. Umiwas na lang po siya sa mga bagay na nagpapastress sa kanya. Baka po mas lalong mapasama ang kondisyon niya at ang magiging anak niya po. Pahabol na payo ng doktor. Tinunguan nito ang doktor at umalis na. Nagising na din si Hannah sa patient's room. Nilibot man ito ang paningin bago dumapo sa kanyang nobyo. Anong nangyari sa akin? Hindi pinakinggan ni Ernesto ang tanong ng nobya. Sa halip, hinagkan niya ito. Salamat sa Diyos at nagising ka na. Yung bata. Hinalikan ni Ernesto sa labi si Hannah. Buhay. Buhay ang anak natin sa tiyan mo, babe. Ayos na din ang lahat. Tanggap ka na din ng mama ko. Hinding-hindi na tayo mag-iwalay, babe. Salamat. Salamat sa kanya. Niyakap niyang muli ang kasintahan. Napangisi si Hannah ng makahulugan. Kapag dakay, ang mga mata nito ay nangingitim. Babe, aalis na ako ha. Tinanggap na ako ng bossing ni Pecto sa trabaho. Si Papa muna magbabantay sa iyo ha. Napangiti pa rin si Hannah. Tumango-tango. Paglabas ni Ernesto, saka naman pumasok ang ama nito na si Dencio. Sinaran ni Dencio ng maigi ang pinto. Dito, Dench, ha? Huwag kang maingay. Baka marinig ka nila. Anak mo ito? Oo. Hindi mo alam na may nangyari sa atin? Hinaplos ni Dencio ang buhok ni Hannah. Kumusta na ang anak natin? Tumango si Hannah. Para bang hindi nito alam ang pinagsasasabi ng may edad na lalaki. Hindi alam ng anak ko na akin ang dinadala mo. Mas malalago tayo kapag nalaman ng asawa ko ang relasyon nating dalawa. Hindi pa din makapagsalita si Hannah. Chill ka lang. Ako nang bahala. Basta pananagutan ko yung baby natin. Ha? Nanlilisik na tingin ang ipinukol ni Hannah kay Dencio. Oh, bakit ganyan tingin mo sa akin? Hinugot ni Hannah ang maliit na patalim sa kanyang likuran. Ha? Anong gagawin mo? Hinding-hindi na kita bubuhayin. Mabilis na ginilitan ni Hannah sa liig si Dencio. Huwag! Pumusit-sit ang dugo nito sa liig. Sinubukan pang hawakan ni Dencio ang nagilit na liig, ngunit unti-unti na itong nalagutan ng hininga. Bumagsak si Dencio na dilat ang mga mata. Wala nang buhay ang may edad na lalaki. Pinutol din ni Hannah ang ari ni Dencio at tumakas. Sinubo niya yon at ninuya ng mabuti. Pagkatapos ay mariing nilunok. Busog ka na din. Hinaplos ni Hannah ang nakaumbok na tiyan. Itatakas kita dito. Hinding-hindi na ako magtitiwala sa mga taong manluloko. Bubuhayin kita na mag-isa kahit wala kang kikilalaning ama. Sabi pa ni Hannah sa sarili habang haplos-haplos ang tiyan na mula sa boses ni Jessa.
wakas.